Umakyat na sa 4 ang persons of interest sa pagsabog sa Mindanao State University sa Marawi City nitong Linggo. Ayon sa Philippine National Police, ang nadagdag na 2, posibleng nagsilbing lookout na mga nagtanim ng bomba. Walang CCTV sa loob ng gym kung saan nangyari ang pagsabog. Pero nakakuha na ang pulisya ng CCTV mula sa kalsada. May mga nakausap na rin daw na testigo ang pulisya. Nagpapatuloy ang investigasyon sa motibo at kung sino ang nasa likod ng pagsabog. Iniimbestigahan din ang pag-ako rito ng grupong ISIS. Halos wala ng foreign terrorist fighters dito sa ating bansa. Zero po, as in zero, wala. Even yung affiliation po ng mga local terrorist group, ay hinto po yun dahil nung magkaroon nga po ng incident sa Marawi, hindi naman natin na dinidiscount yung possibility na nagkaroon ng reconnection. Nakiramay naman ang Mindanao State University sa mga pamilya ng 4 na nasawi sa pagsabog. Kinilala ang mga biktima sina Riza Daniel, Janine Arenas, June Ray Barbante at Evangeline Arumin. Nagpapagaling ang iba pang biktima ng pagsabog sa Amay Pakpak Medical Center. Ayon kay BARMM Chief Minister Ahod Ibrahim, sasagutin ng ilang ahensya ang gastos sa pagpapagamot ng mga biktima at magpapaabot din sila ng iba pang tulong. Aminado ang MSU Marawi na mayroon silang kakulangan, pero ginagawa raw nilang lahat para protektahan ang kanilang komunidad. Suspendido muna ang lahat ng academic activities ng universidad para sa psychological intervention na gagawin sa mga estudyante. Ikinwento naman ang ilang nakaligtas ang kanilang naranasan matapos ang nangyaring pagsabog. Many were running, going outside. Many were also trembling. I can see that others were shocked. Sa gabi na matutulog ako na pag may narinig akong ano, talagang kinakabahan ako. Akala ko pa ano na naman, bomba na naman. Mga kapuso, para laging una sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.